Shoutout kay Katsakino Ducusi, Jason Mendoza at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, ito si Chris Newsom ay magiging unrestricted free agent na. At maraming naniniwala na ang Ginebra ay mag-o-offer dito ng malaking halaga para makumbinsi na lumipat sa kanila. Dalawa kasi ang isip dito ng mga fans. Una-una, dahil nag-champion ng Meralco, walang dahilan si Chris Newsom para umalis. Dahil yan naman talaga ang kanyang goal, mag-champion at nagawa na niya sa Meralco, so pwede na siya mag-stay dyan talaga. Ang pangalawa namang iniisip ng iba, ngayon ay pwede na talagang umalis itong si Chris Newsom sa Meralco dahil napag-champion na niya ito. Kumbaga kung aalis siya, walang sama ng loob ang Meralco sa kanya dahil naibigay ni Newsom yung kagustuhan ng management. Mag-champion sila at of course naging finals MVP pa itong si Newsom. So, ibig sabihin, walang pagkukulang si Chris Newsom dito sa Meralco Bolts. At kung ang piliin niya ngayon ay yung team na may pinakamagandang offer, syempre, okay lang yun dahil syempre, ang iniisip din niya dyan ay yung future ng kanyang karir. At kung long term ang titignan ni Newsom, baka mas maisip niya na mas marami siyang chance na mag-champion dito sa Barangay Ginebra kapag siya ay lumipat doon. So, ayan ngayon. Sa bandang huli, of course, magkakatalo pa rin yan doon sa magiging offer sa kanya. At alam natin, nagalante ang SMC pagdating sa mga ganitong players. Hindi naman sa walang budget ang MVP group pero alam din natin na kayang tapatan niya ng SMC. So sa bandang huli, ang magiging desisyon dito ay na kay Chris Newsom kung ano ang kanyang gagawin. Ang maliwanag dito, itong Barangay Ginebra, matagal nang gustong makuha itong si Newsom. At hindi na bago kung mangyari yan. Dahil nakita natin yung dating mga Meralco players katulad nila Jared Dillinger at itong si Narts Pinto, ay ngayong nandito na sa Barangay Ginebra. Merong mga nag-iisip ngayon na baka posibleng magka-trade itong San Miguel Beer at ang Phoenix Fuel Masters. Dahil ang San Miguel ay naghahanap ng draft pick na magagamit para makakuha sila ng mga bagong players para pandagdag dito sa kanilang tumatandang lineup. At ang tinitignan daw nila ngayon ay itong Fuel Masters, yung number 4 draft pick nito. Dahil syempre marami daw mga mahuhusay na player ang sasali sa draft ngayon. At yan ang mukhang tinitignan nitong SMB. Ngayon, para makumbinsi nila itong Phoenix, kailangan maganda offer nila dahil independent team ang Phoenix at hindi naman yan basta-basta na magpapalugi. So, sino ba pwedeng i-offer ng San Miguel? Well, kung talagang gusto nila ng magandang offer na tatanggapin nitong Fuel Master, sa tingin ko, ibigay nila itong si Motaw Tua. Dahil ang pinaka-problema ngayon nitong Phoenix Fuel Masters, wala silang big man. Alam natin yan. So kung mapupunta si Tau Tua dito sa Phoenix, apasolve na yung problema nila sa sentro. At just in case na mawala itong si Jason Perkins, meron silang Tau Tua na papalit. Pero kung si Tau Tua nandyan, baka makumbinsi na si Perkins na manatili dito sa Fuel Masters. Kaya sa tingin ko, iyan ang magiging magandang offer nila. Ngayon, mawawala ng Centro San Miguel kung ititrade nila si Tau Tua. Pero kung makuha nila yung number 4 pick sa draft, pwede nilang makuha itong si Michael Phillips o si Ben Phillips. Pwede rin nilang makuha itong si Kai Balungay o baka si CJ Lane. Marami mag-a-apply doon na big man ngayon sa draft. So, pwede nilang palitan si Tau Tua ng mas bata. Of course, nandiyan pa si Isaac Go na pwede nilang makuha dito sa Terra Firma Jeep. Kaya sa tingin ko, ito si Tau Tua pwedeng i-trade ng San Miguel para do sa first round draft pick ng Phoenix Fuel Masters. Iyan ngayon ang titignan natin kung ito'y magagawa ng SMB at kung papayag ang Phoenix.